Dahil ngayon na ang araw ng pagwawalay ng ating mga alagang biik, ay nag-apply na rin tayo ng powder na pampurga kasama na rin ang ating inahin. Maaga pa ay nasagalaan na ang ating mga biik. Hinanap natin sila para atin ang ikukulong. Malayo na rin kasi ang nararating ng ating mga biik. At ngayon ay araw na ng kanilang pagwalay sa kanilang nanay. Kaya ikukulong na natin ang mga ito. Malapit lang rin dito ang ilog. Doon lang banda sa una-unahan. Mabuti na lang at hindi pumupunta doon ang ating mga biik. Dahil kapag tumawid sa kabilang ilog ay baka hindi na sila makabalik dito sa ating kulungan. Tatabuyin lang natin sila mga kamangyan papunta doon sa pinagawa natin na kanilang kulungan. Madali lang naman natin itong makukulong dahil nasanay na natin sila na tuwing kakain ay doon sa loob ng pinagawa nating kulungan. Yan ang mga kamangyan, papunta na sila doon sa ating pinagawang kulungan. May nakaready na rin tayong pagkain doon sa loob para sila ay pumasok. Yan ang mga kamangyan, nakulong na natin ang ating mga biik. Ang kulungan natin ay yari lang sa kawayan, steel matting at gamit na yero. Okay na rin yan, ganyang yari na kulungan. Huwag lang yung pure talaga na native dahil makakatakas sila kung ganyan lang kataas ang ating kulungan. Kailangan na mas taasan pa at dikit-dikit ang bakod dahil mataas tumalon kapag pure native at mas mailap din ito. Itong biik naman natin ay may lahing durox na ang tatay. Mas mabilis natin itong maibenta kung papalakihin natin ito ng panglitsunin para i-dispose kumpara sa pure native. Ang pure native kasi umaabot ng 6 months bago maaabot ang litsunin size para ibenta. Itong biik naman natin ay umaabot ng 4 months bago maging litsunin size at maibenta natin. Malalaki na rin sila kahit hindi pa nawawalay. Ngayon ay magpupurga naman tayo sa ating mga biik. Kumuha lang tayo ng kaunting pids. Ang pids natin mga kamangyan ay big boy para sa mga biik na bagong tuto pa lang sa pagkain. Dito natin ihahalo ang powder na pampurga natin sa ating mga biik. Ito ang powder na pampurga na ating ilalagay sa pagkain nila. Libimisol o Latigo 1000. Itong isang sachet mga kamangyan ay 10 grams. Para sa 10 biik. Ang biik na ating pupurgahin ay 7 lang. Kaya magtitira tayo ng kaunti. Tatantsahin lang natin yung magkakasyal lang sa 7 biik ang ating ilalagay. Ang mga biik natin ay hindi muna natin pinakain simula kaninang umaga. Para pag binigyan na natin ito ay gutom na sila. At mauubos nila. Ngayon ay alas 3 na ng hapon. May ilang oras din na hindi sila nakakain, kaya siguradong mauubos nila ito dahil itong pampurga na to ay mapait. At kung nagpakain tayo sa ating mga biik kaninang umaga ay hindi nila ito kakainin. Kahit tubig ay hindi rin tayo nagbigay sa ating mga biik. Yan na mga kamangyan, ilagay na natin at kailangan nating haluin para magmix ang powder sa big boy na pids. Naghihintay na ang ating mga biik. Ibibigay na natin mga kamangyan. Tingnan nyo naman, kahit mapait ang pampurga na ibinigay natin ay kinakain nila dahil gutom sila. Ganyan lang ang paraan ng pagpurga natin sa ating mga biik mga kamangyan. Kahit dun sa dati pa na naging biik natin ay ganyan din ang pag-a-apply natin ng pagpurga sa kanila. Okay naman ang resulta. Ang presyo ng pampurga na binigay natin dito sa ating mga biik ay 30 pesos isang sachet.
Pwede rin naman na ang gamitin yung pampurga ay yung turok. Ang isang buti nun ay hindi ako sigurado kung nasa 180 o 250. 20 ml na siya. Yun naman ay ang gagawin nyo, tuturukan nyo isa-isa ang inyong alagang biik sa bandang hita, sa may bandang puwitan. Pero hindi ako gumagamit nun. Sanay na kasi ako sa ganitong paraan ng pagpupurga ko sa aking mga biik. Yan ang mga kamangyan. Naubos na nila ang binigay natin na pagkain na mayroong pamurga na simot nila. Ganun lang kadali ang pag-apply natin ng pampurga dito sa ating mga biik. Maya-maya ay iepekto na ang in-apply natin na pampurga. Pag nag-apply kayo ng pampurga sa inyong mga alagang mga baboy o biik, mga kamangyan, dapat ay mainit ang panahon at hindi umuulan para hindi ma-stress ang alaga inyong baboy. Ito na ang nanay ng ating mga biik, si Bernadette. Namayat na siya dahil malalaki ang kanyang mga biik at malalakas dumidi. Pupurgahin na rin natin itong si Bernadette para makarecover siya at maiprepare natin dahil isang linggo lang ay maglalandi na yan. Baka nagtataka kayo mga kamangyan dahil mapayat na itong ating inahin na si Bernadette. Sa mga native na baboy ay okay lang po yan dahil mas maganda ang payat na inahin bago sila pabulugan. Mas marami ang magiging anak kapag payat ang inahin. Na-experience na rin naman kasi natin dati nung mataba pa si Bernadette ay natunaw ang kanyang anak, kaya umulit siya ng paglandi. Kapag nabulugan na rin naman itong inahin natin na si Bernadette ay makaka-recover na siya at babalik na ang kanyang pangangatawan. Powder pa rin ang i-apply natin na pamurga sa ating inahin na si Bernadette. Hindi rin natin pinakain at pinainom ng tubig simula kaninang umaga. Kaunting pagkain lang muna ang binigay natin para maubos niya ito. Bigay na natin mga kamangyan dahil gutom na rin itong si Bernadette. Kahit mapait ang binigay nating pagkain dahil sa pamurga, ay malakas pa rin siyang kumain. Ganyan lang ang technique natin para siguradong mauubos niya ang in-apply natin na pamurga at walang masasayang. Hindi na tayo gumamit ng tabo dahil ginagamit natin ito sa ibang buntis pa natin na mga baboy. Baka malasahan nila ang pamurga na in-apply natin dito kay Bernadette at maagasan sila. Ang ginamit naman natin na pakainan kay Bernadette at ang lagayan ng pagkain ay para lang talaga sa kanya. Yan mga kamangyan, naubos na ang binigay natin na pagkain na mayroong pamurga at nasa id niya pa ito. Walang nasayang sa binigay natin na pagkain kahit medyo mapait. Yan mga kamangyan, natapos na natin purgahin ang inahin natin na si Bernadette at ang kanyang mga biik. Bukas ay vitamins naman ang ating i-apply dito sa ating mga biik. Ganyan lang ang paraan na ginagawa ko dito sa aking babuyan. At okay naman sila. Napapalaki natin ng maayos at hindi nagkakasakit itong ating mga alagang baboy. Sa pag-aalaga naman ng baboy ay sa umpisa lang mahirap, pero kapag tumagal na ay makakabisado nyo na dahil ang mga gawain sa ating babuyan ay paulit-ulit lang naman. Kung anong paraan ang nakasanayan nyo at okay naman ang inyong pag-aalaga ay okay na rin yun mga kamangyan. Iba-iba naman kasi ng paraan ang bawat nag-aalaga ng baboy. Pinapakita lang natin ang experience natin dito sa ating babuyan. Paano mga kamangyan, hanggang dito na lang muna. Kung nagustuhan nyo ang aking video ay paki-like and subscribe naman at huwag nyong kalimutan na pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod pa na video na ating gagawin. Maraming salamat mga kamangyan. Happy farming! Bye-bye!